libu-libong taon na ang lumipas. Iba't ibang henerasyon na rin ang nagdaan. Pero ang taho, na isa sa mga all-time favorite snack ng mga Pinoy, laging naririyan. Hango ang taho sa Chinese word para sa soft soybean pudding na dohua. Ang taho ay nagmula pa noong Han Dynasty o noong 206 to 220 AD. At dahil sa cultural at economic ties ng Pilipinas sa China, nagkaroon ng sariling bersyon nito ang mga Pilipino. Kaya ngayon, isa ito sa mga patok na street food sa bansa. At para mas makilatis pa natin ang taho ng Pinoy, narito ang ating nutritionist dietitian na si Dr. Dexter Makalintal. Good morning, Kuya! Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. So this morning, pag-uusapan naman natin ang isang sikat na classic sweet snack sa Pilipinas, ang taho. Katulad ng sorbetes noong bata ako, well, hanggang ngayon, kapag umaga, nag-aabang-abang ako dito sa harap ng aming bahay ng mamang magtataho. Dahil ang sarap nito para sa akin kapag ka bagong luto at mainit-init pa. Pero ano nga ba makukuha natin sa taho? Pag-usapan natin yan. Ang taho ay pinagsama-samang soft tofu, arnibal at sago. Mahilig ako dito pero hindi ko masyadong pinalalagay ng arnibal dahil alam ko maaari akong sumobra sa aking allowance ng simple sugars kung hahayaan ko lamang ang usual na timpla ni manong magtataho. Dahil soy ang main ingredient ito, ipaliwanag natin ang mga common myths tungkol sa soy. Una, soy causes breast cancer. Mayroong mga epidemiologic studies na nagsasabing ang soy protein ay linked sa pagbabawas ng risk ng pagkakaroon ng cancer ng breast, ng colon at ng prostate. Ayon pa rito, ang mga kababaihan na nagsasama ng soy products sa kanilang routine ay mayroong mas maliit na tsansa ng pagkakaroon ng breast cancer. Specifically, isang pag-aaral ang ginawa sa University of Southern California na nagsasabing ang mga kababaihan na nagkoconsume ng isang tasa ng soy milk or around half a cup of tofu daily ay mayroong 30% less risk ng pagkakaroon ng breast cancer kumpara sa mga babaeng hindi nagtatake ng soy sa kanilang diet. Ang common reason sa mga pag-aaral na ito ay sinasabing phytoestrogen na natatagpuan sa soybeans na sinasabing kahit papaano ay tumutulong na harangin ang effects ng estrogen. Pero kinakailangan pa rin po ng mas malalim pang pag-aaral. Ikalawa, nakababawas daw ito ng male hormones. Walang epekto po ang soy products sa hormones ng mga kalalakihan. In fact, nakatutulong pa nga ito upang makapag-prevent ng cancer ng lalaki. Ayon sa isang pag-aaral na nalathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang pag-take daw ng soy products sa mga kalalakihan ay nagdudulot ng 26% less reduction ng risk ng prostate cancer. Isa pang meta-analysis din ang nagsasabi na hindi nakaaapekto ang soya sa testosterone levels ng mga lalaki, so huwag kayong mag-alala, mga tol. Ikatlo, magkaka-thyroid disease ka daw kapag kumain ka ng soy. Ayon sa mga clinical studies, hindi nakapagdudulot ng hypothyroidism solely ang pagkain ng soya. Although ilang components ng soy na isoflavones ay maaaring magdulot ng pagbaba ng iodine na kailangan ng ating katawan upang makagawa ng thyroid hormones, ang kinakailangan gawin lamang ay magdagdag ng iodine sa ating mga kinakain. Hindi naman soya lang ang kakainin mo sa buong buhay mo, hindi ba? Tandaan, ang unang nutritional guideline ng Filipinos ay kumain ng iba't ibang uri ng pagkain araw-araw sapagkat hindi lahat ng sustansya ay makukuha mo sa iisang uri ng pagkain lamang. Isa pa, ang ikapitong guideline natin ay ang paggamit ng iodized salt upang maiwasan ang mga iodine deficiency. Overall, masustansya ang soy para sa atin. Maaari din itong gamitin bilang panghalili sa meat bilang source of protein. Pero mabuti pa rin tandaan natin na kinakailangan pa rin natin ng variety sa ating mga kinakain. Hindi maaaring iisang uri ng pagkain lamang ang ating kakainin dahil hindi maibibigay ng iisang pagkain lamang ang lahat ng sustansyang kailangan natin sa pang-araw-araw nating mga pamumuhay. Kung mayroon kayong mga problema sa kalusugan, huwag mahiyang magtanong sa inyong mga doktor. Tungkulin po namin at inyo namang karapatan na malaman kung ano ang dapat gawin sa inyong mga sakit. So paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko, healthy ka. Okie dokie, see you again sa next episode ng ating Eatimology.